Ito para lang sa akin to ha, para sa mga sumusuporta sa akin na naman nagkukwestiyon bakit ko raw hindi sinipot si Ate Ethel Buba. For... Ito para lang sa akin to ha, para sa mga sumusuporta sa akin na naman nagkukwestiyon bakit ko raw hindi sinipot si Ate Ethel Buba. Well, alam na alam nyo na wala akong alam sa mga ganito. Huwag nyo akong batuhin. Sasabihin nyo, alam nyo, doon ako na gano eh. Doon ako na gano na, bakit naman inuts? Porket nakilala ka na, hindi mo na sila sinipot. Hindi ganun kadali. Subukan nyong pumuwesto sa pwesto ko ngayon. Diba? Kasi nga, ika, alam nyo yon. Ika nga, syempre, bago pa lang ako rito. Bago pa lang ako dito sa larangan ng ano, sa larangan ng ano bang, ng vlogging industriya ng mga pisa, itong ngayon na nandito ako. So ngayon, syempre, yung nangyari kasi yon, ito ipapaliwanag ko lang. Nagla-live ako, diba? Nakita nyo naman yon, nagla-live ako. Nagla-live ako that time. And then, nagulat na lang ako kasi, nagulat na lang ako, biglang kumalampag yung pinto. Alam mo yun, kahit seryoso kami. May abu na. Doon ka man ako sa kitalan. Alam mo yon, yun nga, kasi para sa akin, may iniingatan kasi kung management. Kasi nakalagay sa kontrata namin ni Sir Wilbert yun na hindi ako pwede basta-basta mag-ano. At kailangan dumaan lahat sa kanya. Sa mga nag-ano dyan, sinasabi na dapat inots, sumilip ka man lang o ano. Hindi sila binastos. Unang-una sinabi, sandali. Kasi nakalive ako. Siguro mapapanood niyo sa previous live ko, nakaraan na nag-ano kami. Inuman ba yun, no? Nag-iinuman tayo nun, ano? Mapapanood niyo yun. Nagulat ako, bigla akong huminto. Alam niyo yun, yung nangyari. Nagkaroon ng kalabugan dito sa pinto namin. So, hindi nabigla ang tao namin dito, especially si Ronnie nakasama. Siya yung pinagbilinan. So, ako hindi ako suplada, wala akong ano, ginalang ko lang talaga yung management na naghahawak sa akin. Walang masama sa ginawa ko at hindi ako salbahing tao. That time, nabigla lang din ako. Kasi nga, nung nakaraan, kasi nung unang-unang punta nila Ate Ethel Buba, nila Donita, biglaan yon. Biglaan init ng pagtanggap ko sa kanila. Dahil syempre, na-overwhelm ako eh. Alam mo yun, ako yung pinuntahan ng tao. Kumbaga, nakikita mo lang sa TV, ngayon pinuntahan ka, binili nila yung damit ko. Pero wala akong idea sa mga vlogging, alam nyo yan. Wala akong idea. Binili nila yung damit ko, just to clear lang ha. Ano ba yun? Ang hirap pala mag-English. Pero lilinawin ko lang, yung binila nila sa akin is worth, tama si Sir Wilbert, is worth 20,400. And then sabi ko, ayoko na talagang pabayaran. Ayoko nang pabayaran sa kanila dahil kumbaga parang karangalan sa akin puntahan ng artista, ng mga celebrity. Kumbaga karangalan kay Inuts yun. So ayoko talagang pabayaran na sa kanila, pero sila Ate Donita, si Donita at si Ate Ethel is nagpumilit. Sabi ko, nagkatawaran na lang. Ayun ang totoo, nagkatawaran na lang, kaya binigyan nila ako ng 15,000 na rin kay Inuts yun. Kumbaga pambili ni rin ng gamot at diaper ni nanay para sa akin yun. Pero hindi ko alam na etong magiging issue pala itong, alam mo yon yung, kasi that time kasi, mga inut, wala naman talaga akong alam kung Diyos ko, kahit sino nga pwede pumunta sa akin, hindi rin nagbabawal si Sir Wilbert na makapag-collab ako kahit sa mga sinong vlogger. Pero kailangan dumaan sa kanya, courtesy call man lang. O, alam niyo yon kasi inuts, ay mga inuts, alam niyo naman na nandito na tayo sa ano, nandito na tayo sa industriya, so may ginagalang akong management. Napakaganda ng pagkakahawak sa akin ni Sir Wilbert. Sa loob ng 8 days naming pagsasama ni Sir Wilbert, may naka-close deal kami na worth 5 million para sa akin. Wow. Million ang ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, wala pa siyang napapakinabangan. Alam niyo 'yon, kaya 'wag niyo siyang i-bash. Napakabait ni Sir Wil, hindi niya ako take advantage man tawag doon, hindi siya nagte-take advantage. Siya pa nga ang sumasagot para sa akin. Kaya sana itong live ko na 'to is ito na 'yung final. Okay, ito na 'yung final. Doon naman sa mga sinasabi ako na ano eh, kasi syempre parang ang ano eh, medyo masakit sa loob namin na kasi yung mga, actually, ano eh,
sa mga komento ng ibang tao, bakit ganyan si Inots? Din ako na ano, na. Nagbago ka na, ang taas na naman tingin mo sarili mo, artista na, dinedma mo pa. Sana all. Sana kayo yung nasa sitwasyon ko, kasi hindi ganun kadali. Ika ko nga, hindi ganun kadali. Unang-una kasi, meron tayong pinirmahan na kontrata. So ayokong magkaroon uli ng another problema. Yun, kaya lahat ng sinasabi sa akin is sumusunod lang po si Inutil. Wala akong intensyon manakit ng kapwa ko. Number one yung wala akong intensyon. Pero meron akong pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko yung sarili ko, pamilya ko, at saka yung taong tumutulong sa... Maintindihan nyo yun. Pero never ako nagbago. Never nagbago si Inutil. Sana after this live, kasi nagkapatawaran. Kasi magkaibigan yun eh, magkumari pa si Ate Ethel at saka si Sir Wilbert. Nagkapatawaran na sila. Pero itong mga komento nyo nga na, kala mo naman Inuts kung sino ka na, si Ethel Buba na yan, tinabla mo. Kadali, di sana, ikaw na lang pumunta rito. Ikaw umupo. Tapos, naku, nanggigigil ako sa inyo ha. Kasi una talaga mga Inutil, yung pagbablog namin na yon. Biglaan yon, walang plano doon. Talagang ilang content yon mga Inutil, ngayon pa lang ako nagkakaalam. Maintindihan nyo ha, kasi meron din akong, syempre si Sir Wilbert, pinoprotektahan niya ako, kailangan ko rin din siyang protektahan. Okay mga Inutil, yung pagpunta nila Ethel Bubari, nila Ate Ethel dito, yun nga parang wala akong alam doon, kahit yung inuman nga, hindi ko alam na vlog na pala yun eh. Di wow. Wala akong alam doon mga Inutil. Na meron pala pwedeng maging kaso doon dahil syempre inuman, 'di ba? Walang ano, hindi ko alam na vlog na rin pala 'yon. Pati yung pagano niya yung lasing-lasingan is luck, ano lang 'yon ha. Scripted lang 'yun, dumaan siya sa ano na lasing siya. Scripted 'yon. Wala akong alam doon. Alam niyo naman yan. Saksi kayo, nagtitinda lang ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Pero hindi intensyon ni Inuts na mambastos ng tao kasi 'yun ang dating sa akin ng mga komento na lumaki yung ulo ko, never lalaki ang ulo ko. Sa tutusin, gusto ko nga lumaki kasi para tumaba ako dahil umiimpis ako. Alam niyo yun? Ang sakit lang kasi alam mo ako na nagpapalala dito. Yung mga taong mahilig magkomento na wala naman sa mismong nangyayari, wala naman doon. Pero mga taong huhusgahan ka kahit hindi ka kilala. Huwag kayong ganun, stop na ng mga bad comments sa magkabilang side. Kasi unang-una, dumidepensa lang kasi kayo sa mga taong nagko-komento. Pero ang totoo mga Inuts, tigilan nyo yan, hindi nakaka-healthy yan. Dapat maging masaya na lang tayo eh. Maging masaya na lang tayo. Kung lumaki ang ulo at never mangyayari yung kay Madam Inuts. Never mangyayari. Alam nyo kung bakit? Kasi iniingatan ko, sarili ko, iniingatan ko, mga mahal ko, iniingatan ko yung magiging... Ano namin ni Sir Wilbert? Kasi si Sir Wilbert, napaka-humble niya, napaka-down to earth niya. Lahat para sa akin. Ako na nga ayaw tumanggap. Sa milyong-milyon ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, biruin mo yun sa YouTube ko. Nilinis niya YouTube ko. Ngayon, nag-iingat ako sa pagla-live dahil nga syempre hanggat hindi pa namomonetize yung mga account ko. Hindi ako kailangan magbitiw ng mga... Alam niyo yun na hindi ako kailangan magbitiw ng mga anong words. Kasi nga... kailangan kong ma-monetize yung mga account ko. So, kaya nag-iingat. Hindi ko intensyon na may masaktan. Hindi ko intensyon na meron palang nagtampo sa akin. Hindi ko intensyon yun. May sinusunod lang po akong manage. Ay pwedeng makipag-collab sa akin lahat. Pero dumaan lang po kayo sa ano. Dumaan lang po kayo sa mga... Ano to? Tamang proseso. Especially, of course, yung courtesy call. Kontakin nyo yung manager ko. May manager po tayo. Lahat ng mga gustong makipag-collab, mga endorsement, pwede po kayo doon. Okay? Iyano lang po tayo. Happy-happy lang po tayo. Kaila Ate Ethel Buba, kaila Donita. Alam nyo po yan, kung ano yung init ng pagtanggap ko sa inyo, ganun ko pa rin kayo tatanggapin. Pero this time kasi, meron na po tayong management na humahawak sa akin. So, ayoko kung gumawa ng isasama ko din. Alam niyo, syempre nagkaroon na tayo ng unang-una pa lang ako nagka-problema na, 'di ba? So ayoko uli gumawa ng isa pang problema dahil wala akong alam dito sa tutusin, wala akong alam dito sa mga nangyayari. Weh, hindi nga. Kumbaga syempre, katulad niyan, unti-unti na akong na-educate ng unti-unti na ako nalilinlawan, ganyan ganito ganyan. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So ngayon syempre,
iniingatan ko na magkamali. Sana maintindihan nyo, pero never akong nagbago, never akong nagsuplada. Yung sila Ate Ethel, tinarato silang, hindi sila binastos ng pamilya ko, may hindi sila inano. Kasi that time, nakita nyo, mapapanood nyo sa previous life ko, na nakaputi akong damit, na may biglang kumalampag at bigla akong huminto. Ayun yun. Pilit nilang binubuksan yung pinto namin. So, syempre, nagulat lang din ako, at saka syempre may mga tao rin ako dito na sila yung mananagot kay Sir Wilbert, alam mo yun. Kaya sana, ano na kayo magkomento ng mga magpalitan ng mga bad comment, good comment, wag na. Happy na lang tayo. Pero pasensya na kayo kasi ang inaano nyo, nagbago na si Nude. Doon ako nagagalit kasi hindi ko naman kailangan talaga i-explain yung sarili ko. Pero habang nababasa ko yung mga comment nyo, Inuts, bakit ganyan? Parang ang sarap mo nang i-unfollow kasi lumaki na yung ulo mo. Hindi ganun. Meron na tayong management na sinusunod. Hindi na ginagalang ko lang yung mga dokumentong pinirmahan ko. Ano ni Sir Wilbert. Tsaka napakabait na tao ni Sir Wilbert. Napakabait ni tao. Tsaka so, alam mo sa tutuusin, talagang mag-ano kami nila Ate Ethel Buba, hindi lang medyo lang meron nagkaroon lang ng misunderstanding na hindi naman dapat nang palakihin. Alam niyo 'yon? Yung sa TikTok pa, ayan tinamaan ako doon. Tinamaan din talaga ako doon kasi syempre ang comment, "Alo, si Inuts. Ganyan na ba si Inuts?"